Kasi sabi po ni nanay sa akin noon, parang may pinagselosan lang ho kayo, kaya ganun. Ba't ganun po naisip niyo, Tay? Eh, nung selos ako, sir, noon. Kasi sa akin ang titinawag yung lalaki na yun. Dala ko yung cellphone. Alas 8 ng gabi nang tatawag, tapos alas 12 ng gabi na text, tapos alauna 45, ano, may mga oras yung ano niya. Tapos yung alas 12 ng gabi, inabangan ko talaga kasi di ako natulog, nahawakan ko. Kasi ang ginawa ko, sir, nag-style babae ako. Yun yung boses ko, inanuan ko ng tuwalya para ba maano, tumawag eh. Hello? Di sinagot ko, nandito siya. Sabi ko, hello? Ba't tumawag ka ating gabi na eh? Alam mo naman natutulog na ako. Pero binabalot ko yung ano ko ng tuwalya para. Sabi, lumabas ka Ika, mag-usap tayo, hindi Ika ako makatulog. Anong nangyari, Tay? Di ba sabi nyo, hindi nyo muna susundan? Bakit nagkamali ka yata? Yun nga, sir. Hindi na tama. Nagkamali nga. Sir, maiba ako. Pero naman, ang ano ko nito, sabi niya, yung isang ano, albularyo, nakala ano daw siya ng duwende. Mayroon din palagay mo, mga ganito ba? Duwende. Nahirapan doon yan ng husto. Itim daw na dawindi yung natama. Pakita nyo, Kuya Gus, pakita mo yung kamay ni nanay. Kaya nga, kung ano ang dati finding. Dati namamaga, kuya ni namamaga. Kung ano magiging finding ng ano niya. Pero nung pina-check up ko, Nay, ano bang sabi talaga ng doktor? Kasi nakita niya yan. Ano? Di ba po, sir, sa ano daw po, sa dugo? Sa dugo. Di ba, sa chine ko yung dugo, anong ano pong sabi sa dugo? Ano yung nga? Normal na ba? Sana nga, tipo yung ano? Okay naman daw po yung dugo. Oo, 1-2 yung binayaran ko sa San Miguel. Pero yung 20, ikaw Kuya Gus, naniniwala sa dugo? Ha? Marami sa atin. Pero medyo okot ko na, hindi ko po kasi sa iniintindi. Sa bahala ng kapo ang Kick up mo na ba? Duwende. Sabi po ng albularyo. Iba-iba kasi. Duwende, may kulam. Kaya sabi ko, sabi nung albularyo, gusto ka Ika patayin. Duwende kasi nahirapan mo Ika, napahirapan mo. Kumbaga sa ano, ikaw Ika, magiging kapalit. Hindi, ano po yun? Kasi Ika, andun Ika nakasubsob. Napahirapan mo Ika ng husto. Andun Ika sa likod ng bahay niyo. Nagsaboy siya kasi ng asin daw. Napalo mo Ika. Tapos lalong nagalit Ika nung inutusan mo Ika ng saboy daw ako ng asin. Kasi inutusan niya ako na magsaboy ka Ika ng asin paikot. Kasi may nararamdaman ng asya. Buntis pa ako. Hindi may nararamdaman na. Tapos nung lumabas siya, inikot ng bahay, nakatulog. Kasi katekra mo, talagang itiming ka yung dulo po ng kanyang ano, daliri. Yun ang inaano ko. Hindi ako naniniwala sa ulam. Gawin di ang ano ko. Gawin di sir ang inaano ko kasi matigas eh. Tapos nang itim. Malamang nakaano nga siya. May natamaan yan. Misal, natatakot na ako kayo si Sam. Para ka nang inilagay daw ikat sa kabao. Ganun ba ka? Nakawag naman sana ka ako, yung mga anak ko lang mag-aalaga. Kasi kung gano'n, pinababalik ko yung, pinapaulit-ulit ko yung isip ko. Pero sabi ko, ang gusto na lang ako, alam na ito. Manganak lang naman ako, bakit gano'n ko? Ay, mga sugat-sugat na yun. Pati yung ulo niya. Ito naman yun. Ito, yung sugat na yung gusto. Hindi naman ako, ano sa mga anak ko. Naalagaan ko naman sila. Bakit yung iba nga doon nasa garaan? Nasa labas ako eh. Parati nasa bahay nag-aalaga ng mga anak ko. Bakit gano'n ang kalagayan? Gusto ko kasi malagaan, maayos yung mga anak ko. Malay ako nagkakasakit.
Pero ano pong nararamdaman nyo ngayon, Nay? Yung... Eh, ito na lang. Yung paghinga, yung lakas, ganun. Eh, okay naman po kasi pinapalakas ko na lang po yung buhok ko, sir. Mm. Hindi na ako nag-iisip na ano po, ano kaya kung mapapaan ko yung mga anak ko. Binabaliwala ko na lang po para itinutulog ko na lang. Bahala na po. Sabi ko, bahala na siya sa akin. Alam naman niya yung iniisip ko sa mga anak ko. Pinapalakas ko na lang ko lalo na tinitingnan ko yan kasi maliit pa. Kahit, kasi sir, yung mga ano ko po, yung dito, yung mga gidari, parang... Oo nga po, kipansin ko eh, parang may mga... sugat-sugat. Ano, parang nabanga po siya. Kahit po sa pagkain, nilulunod ko na lang po para lang makagigis sa akin. Harap na kumain. Tinigis ko na lang. Ano po yung ano nyo, yung paghiram po nyo ng pera para ma-check po ulit yung ano nyo? Opo, kasi doon po kayo sa Maglita, ang sabi, bumalik daw po ako ng Linggo. Titingnan daw kung umimpis yung ano po. Oo, oh, yung manaso. Oo, yung dito sa Mahan. Eh, hindi nga po nakabalik. Ay, pinagpapatuloy ko yung pampasa. No. Pero minsan umiimpis po. Kasi uminom po ako ng gamot nga. Ito. Hindi na po makahinga sa gabi. Ito pala yung bagong no. Ito ba yung anong, hindi po pala yung parang kita ni sir yung sa luha. Ito sir yung bago niya check up na sa luha at saka sa dumi. Okay naman ho yan. Okay daw lahat. Kayo to, nakikita niyo yung asawa niyo ganyan yung kalagayan, anong... Eh, mahirap nga, sir. Lalong-lalong na eh, siyempre parang naninikip niyo yung dilim ko. Lalo na nung gabi na hindi ko nakahinga. Eh, si Tipi, pinatakbo namin ang manghinang tulong sa kapitbahay kahit panhaplas man na ano yung mga... Kasi kagabi nakatulog ka na. Hindi. Hindi ka kagabi masaya. Hindi nakatulog ako. Hindi man ako nag-iisip na kung ano-ano, bahala, ano, basta... Ito lang ang inaano ko na lang problema ko. Tsaka yung ito. Palagay mo, saan ba dito yung nanikip ang dibdib mo na ano? Yung ininom mo? Eh, iyan lang ang ininom ko. At tsaka yung po amoxiclab, antibiotic yan eh. Kasi dapat yan kasi huwag mong pagsasabay sa kanil. Eh, sabay so, daw. Sabay daw. Halos sabay-sabay. Ilan ba ito na resita? Apat? Bingi ka tulad niya. Kaya siguro nagkaganyang ka. Kaya siguro nagkaganyang ka, parang nanikip ang dibdib mo. Kasi nag, ano ba, naglaban-laban yung gamot. Di ba nga, ang sabi dito eh, sabay daw eh. Sabay. May 3 times a day, may 2 times a day, may once a day yung... Dalawa nga lang na gamot na yun. Naubusan na naman. Kumusta po yung ano, Tay? Kayo na ho pala yung sumano sa ano ni Kuya Tipoy. Yung pag-itlog. Opo, sir. Na ano, tawag nga nito. Yung... Ang pirang ano ito na iba na gamit. Kasi nga, wala man kami nakukuha na pang ano niya. Dalawang beses na kami bumalik sa Pampanga. Kahit ano na lang, albular yung inaano na yung pinupuntaan. Tungkol nga sa para lang gumaling to. Ang ginagawa ko, sir, pag umaga, nag, ano ako ng itlog. Dati pagkakatanghali, nangangalakal kami. Hindi ang kasama ko na isang anak ko. Yun na lang, kumbaga sa ano, iniikot-ikot na lang namin yung ano ng itlog. Yun na lang pinaparaanan namin. Yun ang pinaparaan na namin para may pangkain. Ay. Iyak ka, baby.
Mag-aaral na daw po si Kuya Tipoy. Yun nga, sabi ko, sir, siguraduhin mo lang ako na ituloy mo lang ako nung ano, pag-aaral mo. Mm. Kasi hindi to kako ano lang, salisalita lang. Mm. Kailangan kako siguraduhin mo. Abawasin na. Para kako matapos mo yung pag-aaral mo. Mm. Hindi yung pinapangaralan ko lagi yan, ano. Pero kumusta po si Kuya Tipoy ngayon? Eh, umiiwas naman po. Kasi nga, sir, nagtrabaho. Umiiwas na siya ng barkada. Hmm. Ang trabaho yan din ng construction. Kasi, mahirap na kasi yung kalagayan tayo. Tapos, ano yun, ha? Ako, ayaw ko nang paulit-ulit na sermon. Matanda na kayo, may isip na kayo. Alam niyo na yung hirap ng buhay. Kasi yung asawa natin, yung mag... Hindi lang yung anak eh. Yung asawa natin, masyadong mag-iisip, masyadong mag-aalala. Yung pagkain na lang. Kaya. Tapos may sakit pang ganyan. Ngayon, kung medyo nag-iingat po tayo, nandiyan na po yan, siyempre. Eh, susunod, alam niyo na po yung dapat gawin. Gaya niya, no? San-san okay nagpupunta para makahanap lang ng pampacheka. Ang nahirapan yung asawa niyo, mga anak niyo. Kasi bilang haligi ng tahanan, dapat tayo po yung provider. Kasi sabi po ni nanay sa akin noon, parang may pinagsilosan lang ho kayo, kaya ganun. Ba't ganun po naisip niyo tayo? Eh, nung silos ako, sir, noon. Kasi sa akin nagtitinawag eh. Hmm. Yung lalaki na yun. Dala ko yung cellphone. Alas 8 ng gabi nang tatawag. Tapos alas 12 ng gabi. Nantix. Tapos alauna, 45. Ano, may mga oras yung ano niya. Yung pagtatawag, tapos pagtitix. Ang ano, siguro, kasi minsan dinadala niya yung cellphone niya. Tapos ako naman, hinihiram ko sa kanya. Pag sigurado nga kung ano. Kasi naano ko dun sa mga tics. Mm. Yung tics ng lalaki. Tamang hinala po. Oo. Hindi nung nagkagulo, inano ko, kinumpara ko dun yung cellphone number ng lalaki. Paano nagkagulo po? Pinuntahan ko dun eh. Yung lalaki na, kasi sabi nito si Ricky Lin Ika ang nanghingi ng number niya. Mm. Tapos ibinigay siguro dun yung, sa lalaki na yun. Mm. Eh nagtugma yung number dun ng lalaki. Hmm. Saka yung kaya doon ako nagalit, sir. Nagkagalit kami doon sa harap ng ano ng amo nila doon. Pinuntahan ko nung alas 7 ng gabi doon. Sabi, may gustong sumira po sa so, amin. Sabi ko hindi tama to ako na ano na ginagawa mo. Eh Erica ako pati nga ako yung mga ano mo tiksan dito. Hmm. Paano ko ako masasabi na hindi ikaw? Bakit gusto ko kayang sirayan yung samahan nyo? Kaya nga, ewan ko sa kanya. Sabi niya, hiningi daw yung number ni Ricky Lin, tapos ibinigay daw doon. Sabi ko, nagtaka naman ako, may cellphone naman sila, bakit? Oo, yun ang ano, yun ang pinagtakaan niya. Yun, parang gusto din magtrabaho doon sa ako na yun, kasi ang mabait na yun. Eh, nagkasakit nga doon. Kaya nga ako, pumasok naman. Anong naramdaman nyo nung nandun? Gano'n yung galit nyo? Eh, siyempre sir, linabas ko yung galit ko. Hindi ko naman yung mamamatay ako ng tao. Hindi ko naman inaan. Sinuntok nyo? Hindi, wala. Paano pong... Kumbaga sa ano, parang yung boses ko nagtaas lang. Nagtaas boses po nagtaas kayo. Paano nyo po in-approach? Kasi sabi ko, hindi tama ka kung ginagawa mo. Kasi yung gusto ko ako nang mangyari ng asawa ko, trabaho lang dito, bakit ka ako ginaganito mo? Paano? Binastos? Binabasas? Oo, siyempre sa mga tics, pinapalabas. Hindi naman, kaso mo, pinapalabas ng hating gabi. Ikaw ba naman ni...
Tapos alas 4, lumabas ka, ikaw mag-usap tayo. Sana nag-usap po kayo mag-asawa? Doon sa mga text. Oo nga, sir, sinabi ko, andito pa po yung mga text. Gandang gabi, be. Yung mga text ba ng... Nang ano, yung sa cellphone. Tapos yung alas 12 ng gabi, inabangan ko talaga kasi di ako natulog, nahawakan ko. Kasi ang ginawa ko, sir, nag-style babae ako. In buses ko, inanuan ko ng tuwalya para ba maano, tumawag eh. Hello? Di sinagot ko, nandito siya. Sabi ko, hello? Ba't tumawag ka itong gabi na eh? Alam mo naman natutulog na ako, pero binabalot ko yung ano ko ng tuwalya para... Sabi, lumabas ka ika, mag-usap tayo, hindi ika ako makatulog. Sabi nung lalaki. Akala niya siguro na... Ano yun, Nay? Akala niya siguro na busis niya. Pero hindi niya daw kasi alam na... Kasi maayos ang tulog ko doon siya nang... Hindi naman daw niya alam na... Trabaho ko. Yung lalaki, ginaganon daw siya lagi. Kasi yung cellphone daw niya, hindi naman niya doon tinitingnan sa ano niya yung mga texts. May mga texts. Nung ko nabasa, doon na napansin na may masama talaga na intention ng lalaki. Nung hinahawakan ko na lagi yung cellphone, dalawang beses kami, sir, nag-uusap. Pero iniipit ko lagi yung bus, lagi ako may dala ng tuwalya. Hating gabi, pinupuntan ko sila doon. Di ako makatulog, iniiwan ko dito mga bata. Masama talaga intention ko kasi nandito sa akin yung cellphone. Alam ko na mangyayari ka ako kung oras na yung lalaki kasi na doon lang nag-tracking sila. Maraming mga lalaki, anim. Nang babastos talaga ika ng mga babae yun. Doon. Yung ginagawa ko, lagi ako nasa likod. Hindi nila alam na nandun ako. Nakakubli ako sa damuhan. Para po pala kayong detektor. Oo, magdamag ako. Inaabangan ko pagdada nung lalaki. Hindi alam nung lalaki na nandun ako. Hindi alam. Pati yung dito na isang kapitbahay ko na binastos. Hinipo ang pwet. Yung dito na babae, kitang-kita ko nung ano. Kasi pag nagbibilang ng pera, parang pinapainggit pa sila yung babae. Yung, kasi nga, may hinahawakan na siguro ko yung bili. Kumunga, finantis siya. Siya yata ang pinagaano. Doon pa mismo sa kanila, pinapakita pa ng mga babae na kunyari sa kanya siguro. Ano. Pero hindi niya alam, nandun ako lagi sa likod. Araw, gabi, minamanmanan ko siya. Sabi ko, oras na may mangyari. Kaya kung... May mangyari doon na ano, anomalya na hindi tama. Baka sir, kung ano ang magagawa ko doon sa lalaki. Hindi ko lang masasabi, pero may talaga akong masama na intention doon. Kung... Doon po sa panahon na yun? Oo. Pero ano po yung natutunan niya doon? Doon sa nangyari? Yun natutunan ko doon, sir. Kasi nga, hindi to kako ka nais na sinatawag nito yung kaaya-aya na ginagawa niya. Kasi... Halos gabi-gabi, tumatawag. Kaya di ko na yung cellphone niya, di ko na iniiwan. Andito na lagi sa akin eh. May masama na talaga kako na... Balak sa... Oo, may masama na, di na kako to tama. Ano siya? May balak kung masama sa asawa? Oo, may masama na kako to. Kaya di ko na sa kanya binibigay yung cellphone ko. Nung gabi nga, nasunog dito yung ano, yung electric pa na isa. Mga tulog mga bata. Buti naman, umuwi ako dito mga alas 12 yata. Medya, wala una. Nagliliyab na yung... Dahil wala ho kayo. Electric pa, mga bata. Mga bata lang. Pinupuntahan ko kasi doon eh. Linalamayan ko talaga doon magdamag. Kasi nga, yung intention ng lalaki, baka ako na-realize na yung asawa kasi dati nandun man sa kanya yung cellphone. Kaya tinututukan ko sila talaga lagi doon. Pero si nanay, nandito siya? Andun. Doon natutulog. Doon ako dati natutulog, sir. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa'yo na minamanmanan ko sila. Hindi nila alam na nandoon ako. Ano ba? Nawala po ba yung tiwala niyo sa asawa niyo? Oo, nawalang tiwala ko talaga, sir. Yung bahay doon, may CCTV sila. Paikot CCTV. Ang ginawa ko, inakyat ko yung ano doon pag... Doon sa may lampas ng CCTV na kaganoon. Review nila, hindi nila ako nakita kasi dito ako dumaan sa... Mataas sa walang CCTV. Kasi yung lalaki, tumain nung gabi nung CR. Inano ko talaga doon. Nakita nyo tumay po siya? Oo, pinasok ko talaga, sir. Pero hindi ko lang yung CR man siya pinasok. Pero doon sa gilid, nakakubli na ako. Baka ako nandito na sila, usapan na nila na. Nandiyan, alas 3, tumain yung lalaki. Di,
ginapang ko, inakyat ko yung ano, hindi nung re-review yung CCTV, kasi sabi pumasok daw ako, wala sila nakita, kumunga. Naka-ano yung CCTV doon, nakatutok sa maluwang. Hindi niya ako dumaan sa mahirap na walang CCTV. Hindi nila ako nakita na pumasok ako, pero sa totoo lang, pumasok talaga ako. Pareho pala kayong spider na papanito. Oo, minanmanan ko yung lalaki. Okay, ganito po. Ba't ito nawala ang tiwala niyo sa asawa niyo? Yun nga sir, nawalang tiwala ko doon. Kung nga. Doon na sa yung lalaki tumatawag, nagtitext, tumatawag. Pero nag-titics. Sa inyo, Nay, nakausap niya na siya sa phone. Hindi ho. Yun, yung text sir, ipinakita ko sa kanya yung mga text. Ito ko ako, hindi tumawala. Sabi nga nung amo doon, na lalaki, oo nga, ika. Paano naman, ika? Magkikita, may CCTV, ika. Makikita naman, ika namin na lalabas to kung gabi. Sabi ko, makikita ba yan na pumasok nga ako, din yung ako nakita doon sa may CR eh. Yung CR malapit lang, lumalabas pa sila pag nagsi-CR. Yung CR ng babae, CR din ng mga lalaki. Hindi naman paano mo sasabihin, sir, na walang... walang anomalya. Halos magka ano-ano lang sila doon.